So ayan mga boss, so try ko muna i-connect yung positive and negative connection niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo yung isang black wire na nakakonect sa negative. Tapos itong red wire na nandito sa positive. So ayan mga boss, so hindi pa magti-trigger yan kasi kahit magdidikit yan kung kun saan-saan, hindi pa nakadikit talaga yung positive hanggat wala pa nitong fuse. So lalagyan na natin yung fuse dito sa fuse box para gumana na yung ating module. Alright, so kung makikita nyo mga boss, ayan, umilaw na siya. Ewan ko kung kita sa camera eh. Ayan o, yung red niya. Alright, so continue na tayo sa pagtatap sa mga kailangan. So ang uunahin ko muna yung ignition on. So kung mapapansin nyo mga boss, momentary yung A, di ba? Momentary din yung B. Tapos yung C ay on off, D on off. So dito yung ignition on. So unang-una mga boss, ayan, brown wire ng CDI. Itatap natin si number 3. Sa C number 3 sa normally open. Ayan, tatry natin. Ayan, siya yung sa letter A natin sa remote. Testing muna natin mga boss. Alright, so connected na. Tignan natin mga boss kung gagana yung ating voltmeter. Alright. So momentary pala to, dapat sa siko nilagay para mag-ignition on. Mga boss, ayan. So, galing to ng brown wire. Tapos, ayan. Nasa number, ano siya? Number 9. Nang normally open, mga boss. Ayan. So, testing na natin. Check natin yung voltmeter. Kung gagana. Alright. So, pindot din yung C. Ayun o. Gumana. Patayin natin. Alright. So, successful yung una nating option. Sunod naman yung seat damper. Alright. So, yung seat damper natin, successful siya. Ayun na. Kung mapapansin nyo, nahihila. So, wala na tayong problema sa seat damper. Tinanggal ko na rin pala yung old na push button niya. Kasi, ayan, magiging tatlo kasi yung bukasan natin kapag hindi ko pa tinanggal. So, ayoko ng ganun na marami. Dalawa lang, hanggang dalawa lang ako. Tapos yan. Alright. Testing. So, kahit nakapatay yung ignition yan, gagana yan, mga boss. Ayan, pakita ko sa inyo. I-on natin. Gumana. Ayan. Tignan nyo yung lock nung, yung interlock nung sa may upuan natin. Alright. Tapos patayin natin. So patayin na. Nagana pa rin. Alright. So bali ganito lang yung wirings niya mga boss. Ayan. Yung negative papunta sa negative na wire ng ano natin? Ano ba tawag dito? Actuator natin. Tapos, yung positive wire, eto siya.
papunta sa yellow wire na nakakonect sa number 3. Yung momentary na. Letter A natin. Alright. So, ang natitira na lang, isang on-off, which is yung letter D. Tapos isang momentary na, which is letter B. Testing natin mga boss. Kung sana magdikitan. Sinara ko muna yung upuan para makita natin. Ay. Ignition. Ay, ignition on pala yun. So, patay natin. Alright. Pakalupit. So, isa pa. Isang pindot na lang. Yung button kasi, yung disadvantage ng button talaga, pag pinindot mo, minsan hindi siya nabukas agad. So, itong, ano natin, remote, very accurate na siya. Alright, one click. So, testing natin mga boss. Ayan, kung gaano kalayo. Andito ako sa pinakamalayo namin. Alright. Umukas pa rin. So, ayan, ita-testing mga boss. Ayan yung may hawak ng remote natin. So, testing muna. Buksan muna yun. Hey! Hey! So, ayun, bumukas mga boss. Alright. So, recap tayo mga boss. Yung A na para sa upuan. Ayan, gumana. Which is yung number 3 natin na positive wire. Pumunta sa... Wait lang ah. Ito. Ayan, number 3 yan ah. Positive wire. Na pumunta dito sa dalawang wire ng actuator natin. So, sa positive ko rin siya kinunik. Pero sa positive. Tapos yung isang wire sa negative na. Na alam nyo naman na pwedeng itap dito sa may black wire natin. So, ayan. Pupunta siya sa negative na. Yung isa papunta rin sa negative ng battery. Ayan. So, pag naging baliktad yan mga boss, itong actuator natin, hindi yan pa ganyan mag-function. Patulak siya. Hindi siya pahila. So, dapat mahanap nyo yung pahilang function. So, balik tayo mga boss. Successful lahat ng options natin. So, ipapaliwanag ko lang din yung sa may push start. Ayan. So, yung blue, ito ah, yung dalawa. Yung green tsaka blue, nakakonect yan sa magkabilaan ng... Sundan nyo na lang ito mga boss ha. Sa magkabilaan ng dito sa ignition coil yung bakal niya. Yung koneka ng wire. So, ito naman yung wire na ignition coil na green sa ignition coil, blue sa may wire na ignition coil. Ayan. Nakatap pa lang yan mga boss. Kaya mamaya ipipix na natin. Starter yan. Alright. So, hanapin nyo lang itong wire. Itong socket na ito na may dalawang wires lang. Yung may gray tsaka white and blue. Alright, sunod naman sa push start tayo. So, yung push start, ang option niya, nakakonect yung wire ng momentary na pang letter B. Ayan, so, 4, 5. So, sa 6 siya nakalagay. So, ayon sa normally open, 3, 6, 9. Ayan, 3, 6, 9. So, sa pang 6 siya nakalagay. So, gumapang yung 6 na wire dito sa may socket ng push start. Ayan. So, nakatap si number 6 na wire. Ayan, which is yellow, yung positive. Sa blue-white na wire dito. Tapos, si yung isa, yung gray ng katabi ng blue-white, hindi na natin ginamit. Ayan. Yung kabila na lang ang ginamit natin. Napapunta siya ng mismo dito sa may starter relay. So, starter relay. Tapos, ito. Ground kasi itong kulay gray. So, kinunik ko tong ground. Ayan. Nagtap lang ako ng kulay blue. Papunta rin ng ground. Ayan. So, nakatap siya sa ground ng ating module na nakatap sa ground ng battery. So, rekta tong mga lahat. Ibig sabihin ng rekta, nasa battery lahat nakakonect kasi itatago natin to at magiging wireless. So, kahit hindi nakasusi yung motor nyo,
may access pa rin kayo kahit hindi naka-ignition on. Ayan, may access pa rin kayo, pwedeng gumana lahat. Alright. So ayan mga boss, dito na tayo sa harapan natin. Hanapin natin yung socket natin ng push start o electric start. Ayan. So nag-jump ako dito. So yung female, ginampan ko ng wire dito sa may black wire. Ayan o, yung black wire niya. Tapos, yung kabilang black wire hindi na natin gagamitin. Ayan, eto. So di-disable na natin yan. Tapos, tinap ko dito sa may yellow, green wire ng push start. Ayan. Pwede rin naman dito mga boss. Ayan o, yellow green to. Yung kabila niyang push start dito sa lever natin kasi magkabilaan yan, di ba? So dito ko tinap. Ayan. Tapos testing natin mga boss. Alright. Tapos push start. And then patayin natin. Tapos buhayin ulit natin. Testing naman natin yung manual. So ayun mga boss, gumana. Doon naman tayo sa kabila. So dito naman mga boss, ayan, hanapin lang ulit yung 2-pin socket natin na may gray at blue-white. So dito magulo na yung wirings ko, pero ayan, alisin natin yung sa may female socket, ayan. Ayan, yung pinagpapasukan, etong female. So alisin natin yung brown wire. Itap natin tong brown wire sa may negative terminal ng battery mismo. Tapos ayan, yung number 6 naman natin na wire sa may module, itap natin dito sa may blue and white na wire ng female socket. So ayan mga boss, ganun lang kasimple. Tapos ayan, nakatap pa rin yung mga wires dito. So ang nawala lang na terminal, etong negative ng starter relay. Alright. So ganun lang kasimple mga boss. Ayan, i-rewire na ulit natin. Alright, so shoutout muna tayo mga boss. Shoutout kay Jay Reyes. Shoutout kay boss. Ayoko na lang basahin, natix na lang. Shoutout kay Jerome Maglalang. Alright. Shoutout kay Angelo Talavera. Shoutout kay Ephraim Soriente. Soriente, tama ba? Shoutout kay Joben San Juan. Alright. Shoutout kay C. Tamad o Sai Tamad, at shoutout kay Alsaski Jun. Alright mga boss, maraming salamat sa panonood. Ayan, sana marami kayo natutunan. Ayan, habang nag-wirings tayo, back to the video na. So alright, ginabi na tayo mga boss. Ayan, testing natin si Mi Red. Syempre gusto ko makita niyo yung display para maniwala kayo na nagana talaga tong remote. Ayan, kahit di naman kayo maniwala, pero gagana pa rin talaga yan. So eto, ignition on tayo. Alright, gumana. So sunod, buksan natin yung makina.
O, naka-kill switch yata. Try natin. Naka-kill switch nga. Isa pa. Ayan, gumana. Fire up lang talaga pag cold engine. Tapos, try natin yung kill switch. Alright, namatay. So, i-press natin yung letter B kung under pa. So, ayaw na talaga. Pandarin ulit natin. I-deactivate natin ang kill switch. Napindot ko na yung D. Tapos, pandarin natin. Alright, so gumana na. Tapos, ito ang pinakamalupit na feature nito. And since may ano ako, yung automatic seat damper yan. Saan natin yung upuan. Alright. So, patayin na natin. So, dito naman tayo mga boss, kahit walang susi. Ayan. Baba ko lang yung voltmeter. Alright. Tapos. Uma-under pa rin. So, cold engine, kaya mamamatay. Patayin na natin ang tulo yan. Hindi pala siya gagana yung remote kapag nakasusi, mga boss. Ayan. Patayin natin yung susi. Ayan. Naka-on sa remote. Patayin natin. Alright. So, ayan. Pakita ko na lang din kung saan nakapwesto yung 4-channel module natin. Ayan. So, dito ko muna siya nilagay. Hindi ko muna tinago. Diba? Kung napapanood nyo sa mga previous video ko, gusto ko clean yung compartment ko, pero ayan, dito ko muna siya nilagay. Tapos yung ano niya, fuse box niya nandito rin. Ayan, magkatabi sila. Tapos pinadaan ko lang dito. Tapos yun ah, doon na nagkalat yung mga wirings. Hindi sa nagkalat ah, kumbaga yung nagpunta na sa mga kanya-kanyang options niya, sa mga functions niya. So ayan mga boss, pag nag-update ulit ako, aalisin ko to, lalagay ko. Itatago pa rin yan para mukhang plain lang yung Mio Sporty natin. So ayan mga boss, testing natin yung upuan. Alright. So big shoutout din nga pala kay Siranico Destroy It Yourself. Ayan, sa kanya ko nakuha yung idea na to. Ayan. Siyempre, napanood ko sa kanya yung video na to. At ayun, naingit ako. Kaya siyempre gustong gusto ko rin na magkaroon ng the remote na ano, na susi, ayan. So, sakto-sakto to nung napanood ko yung video niya. Meron akong seat damper, so qualified siya dun sa ABCD. At pasok yung seat damper ko. Alright. So, ayan. Subscribe kayo dito sa YouTube channel niya, mga boss. Ayan, marami rin kayong matututunan when it comes to Mio Sporty. Ayan, so paalam na tayo mga boss. Maraming salamat. Sana marami kayong natutunan at maging successful sana yung installation nyo ng 4th channel module relay yan. So, alright.